Good evening mga kasari. Kumusta po ang bintahan dyan sa mga lugar nyo? Dito sa akin, okay naman. Kahit paano guys, nagagawa ng paraan para magkaroon pa rin ng kita yung tindahan natin. Kaya yan guys, ito ngayon ang i-share ko sa inyo. Yung kung paano tayo kikita kahit sa panahon ng tagtumal. Ayun guys, kahit kasi, importante kasi magkaroon man lang ng minimum na kita yung tindahan natin. Kasi nga, diba, sa mga nagtatrabaho, may minimum silang sweldo. Dapat, tayo din na nagtitindahan, lalo pat madaming umaasa sa atin. Yun. Dapat may minimum din tayong kita. Lalo pa dito sa akin, sa tindahan ko, ito ang pangunahing hanap buhay namin na mag-asawa. Ayan guys. Ayan guys, ang i-share ko ngayon sa inyo ay ito ngang bago kong mga items. Kasi guys, kung tutuusin, itong mga bago kong items ay wala talaga sa plano ko para mamili ng mga ganitong klaseng items. Kaya lang, may nagpunta sa akin dito na ahinti kaninang umaga. May nagpunta sa akin dito na ahinti, ay hindi pala kanina, kahapon. May nagpunta sa akin dito na ahinti kahapon. Ayun guys, inalok niya ako ng magandang presyo, tapos may list 2% pa. Maliban sa discounted na presyo, yung pang wholesale na presyo, ang total niyan, binigyan pa rin niya ako ng 2% na discount. Kaya yun, green up ko na guys. Kahit hindi naman kasi ako sanay sa item na yan, sabi nga ni Mister, bakit daw ako bibili ng mga ganong items na wala naman daw yun sa linya ng tindahan namin. Kaya lang, sabi ko, okay lang yan, hayaan muna kasi may mga tindahan din kasi kami dito na mga customers, yung mga nagsasari-sari store na customers namin, yun, iaalo ko sa kanila. Ito yan guys, ito na yun. Ayan guys, oh, ito, ay, ito yun. Kasi to guys, nakikita ko kasi sa mga vlog, malakas to, diba? Malakas to sa mga nakikita kong vlog. Naisip ko rin, may mga customers ako na may sari-sari store. Baka sakaling pag inalok ko sila nito, bibili din sila kasi may mga bata naman silang customer. Itong Jacks to naman, naku, natuwa lang talaga ako dito kasi naalala ko nung kapanahunan ko yung Jacks to. Tapos kanina lang naisip ko kasi may inalok akong customer, hindi siya nagka-interest, dito siya nagka-interest sa bubbles ito. Pero dito sa Jacks to, hindi siya masyado nagka-interest. Sabi lang niya sa akin, yung anak, yung apo daw niya magbe-birthday, sasabihin daw niya sa anak niya na gagawin itong pang-giveaways. Ito. Pero, kung ibibinta daw nila, parang hindi kasi masyado na interesado mga bata dito kasi nga marami ng laruan ngayon. Diba, naisip ko lang kasi nung kapanahunan ko, itong mga laro namin noon. Jackstone. Ayan guys. Tapos guys, mga bilog-bilog na kindis ito. Ayan. Nakita ko to eh. Nakita ko sa mga vlog na malakas ito sa mga sari-sari store. Kaya yun, bumili na rin ako nito. Iaalo ko sa mga customers ko na may sari-sari store. Baka magustuhan nila. Kanina may bumili na rin ito sa akin guys. Na bawasan ako kaninang umaga. Tapos guys, naglagay din ako ng mga candies dito sa counter ko. Ayan. Ayan. Ayan, mga candies. Ito tag 10 pesos. Ito tag 5 pesos. Ito naman tag 9 pesos. Ayan. Baka may magkagusto. Kasi may mga customers din naman ako na may mga kasamang bata. Ayan, bumibili sila ng retail. Kahit paano, nabawasan na rin yan guys ng mga retail. Kasi dito sa lugar ko, bihira lang kasi dito ang bata.
bihira lang dito sa lugar ko ang may mga bata na dumadaan-daan dito. Ngayon, kaya bumili dyan sa akin yung may mga bata na mga, may mga customers na may kasama silang anak nila, yun, bumibili sila sa akin yan. Tapos guys, ito pa. Kasi nga, para din makadagdag sa mga iba kong paninda, makadagdag din lang sa kita ko, sa mga hinihingal ako. Makadagdag ako sa binta ko sa pang-araw-araw. Yun, bumili na rin ako ng mga sore powder at saka, hindi sore powder, na mga pride powder at saka pride bar. Dati kasi, bumibili ako niyan paunti-unti lang. Minsan, ang isang cart, tatlong klase, ginagawa ko lang isang carton. Pero ngayon, bumili na ako ng tig isang carton. Kasi napansin ko, bigla nga yung lumakas ang binta ko sa mga pride powder at saka pride bar. Kasi nga, tumaas po ang sore powder. Ang sore powder po ay 80 pesos na ang isang dosina. Tapos, yung Ariel naman ay 172 per dozen na rin. Kaya yun ang mga customer ko na may sari-sari store, mas gusto nilang magtinda ng pride. Sabi nila, kasi mas mabinta daw sa kanila yung pride. Kaya pag bumibili sila sa akin ng sorp, pakalakalahating dosina lang yung pride naman, doon sila bumabawi ng tig-iisang dosina. Kasi nga, sa sobrang mahal nga ng mga sabon ngayon, yung kailangan talaga natin dumiskarte ng ibang mga brand para may mapagpipilian naman si Tumer. Ayun. At saka ito pa guys. Ito. Charm. Marami akong kulay nitong charm. Bali, tatlong kulay siya. Kasi nga nagtaas na rin ang Downy. Nagtaas na rin ang presyo ng Downy. Kaya nagsubok na rin ako nitong sa charm. Sumubok na rin ako nitong charm na to. Baka sakali magustuhan ni Tumer. Mabango naman siya. Hindi ko lang alam pag ginamit siya sa damit kung mabango pa rin siya. Kasi may mga fabric, diba, na mabango lang siya sa labas para sa pag ginamit na madilis matanggal yung amoy. Pero ito, hindi ko lang alam. Itatry ko pa guys. Kasi kaninang umaga lang dumating. Dinala lang ng mga ahinti ko dito. Ito, marami siya. Ayan. Ang hihina na ako. Tapos yan guys. Ang good news naman guys ha. Puro naman kasi kamahalan na lang ang naririnig natin. Ito naman, may good news tayo. Medyo bumaba ang presyo ng asukal. Umpisa bukas guys ay gagawin ko ng 80 pesos ang kilo ng brown sugar ko. Kasi nga, kung tutusin guys, nung nakaraang araw pa yan dapat. Kaya lang hindi pa nauubos yung una kong stock na binili sa medyo mahal na halaga. Kaya ayoko naman na malugi. Kaya yun, pinaubos ko muna tapos ngayon, bukas ko na sasabihin sa mga kasama ko na magbababa na kami bukas ng asukal. Kami pa lang muna ni Mr. ang nag-usap. Tapos bukas ng umaga, ayun, ibababa ko na sa 80 pesos ang isang kilo ng asukal. Pero yung white sugar, steady pa rin siya sa 95 ang kilo. Kasi ganun pa rin, mahal pa rin kasi yung white sugar ko na stock dyan. Kaya hindi ko pa alam yung bagong price ng white sugar ngayon. Ayun guys. Tapos yung cooking oil. Ayan, yung cooking oil ay ganun pa rin, 85. Pero sana lang sa susunod na mga araw ay makapagbaba na rin ako. Kasi nga tutusin yung binili namin ngayon na asukal, hindi pa rin ako makamove sa asukal. Yung binili naming asyete, ang tawag dito kasi niyan sa amin asyete. Yung cooking oil, yung binili namin dati, medyo mura-mura na. Kaya lang, gusto ko lang talaga makasiguro na hindi na siya magtataas. Kaya yun,
85 siya. Baka next week, magbaba na rin kami. Gagawin na rin namin 80. Makikiramdam pa ako, guys, kung talagang steady na yung presyo ng mantika ngayon. Kasi mahirap kasi yung magpa-price ako ng mababa, tapos pag tumaas, itataas ko na naman uli. Parang nakakahiya kasi kay Tumer yung pabago-bago yung presyo ko. Mababa, mataas, mababa, mataas. Parang tinatakaw ko lang si Tumer na para mamili dito sa amin. Tapos, yun, mataas din pala yung presyo. Kaya ayoko nang ganun, guys. Gusto ko muna makasiguro na yun na talaga ang presyo niya. Tapos, guys, ang itlog. Bow. Ayan. Ang itlog ay medyo bumaba na ang presyo dito sa amin ng itlog. Bale, 250 na lang ang binta ko sa isang tray. Ex-ilian, guys. Ayan. 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 Oh, ano to, guys? Kung tutuusin, 33 ito. 30 ka 3. Hindi ko alam kung paano sabihin. 30 ka 3 na egg. Ayan. Pero yan, konti na lang. Mga ilang 3 na lang. Mabilis lang naman maubos kasi hindi kami nagpapatong ng malaki. Para mapaubos kagad namin. Para pag namili kami, makakuha kami kagad ng bago. Ayoko kasi ng itlog, mag-stack ng matagal. Kasi mas malulugi kung kaagad. Mas malulugi tayo sa itlog kung patatagalin natin tapos masisira lang. Kaya yun, importante, may tubo siya ng sapat. Ayun. Tapos pag ginagawa ko kasi, pagtatawad si Tumir, halimbawa bibili siya ng 3 o kaya 4, ayan, binababaan ko siya ng presyo. Para naman matuwa siya. At saka, guys, ito, oh. Tempura. Natuwa lang kasi ako nito, guys. Ano lang to? Bagong chichiria ko to. Tempura. At saka ito. May mga bumili na dito, guys. Ito. Pero pa, unti-unti lang mga, bumili dito. Mga taga-anim lang. Kasi per dozen ito ang binta ko. Ito, no, bintang isang dosina. Ito naman, 88 ang isang dosina. Ito, para piras ito, 88 ang isang dosina. Ang isang piraso, 8. Tapos, ito namang pier, 84 ang isang dosina. Ang isang piraso, 8 din. Tapos, ito naman, ang mahal kasi 70 ng isang piraso, nakalimutan ko per dozen kasi nandun sa POS ko. Basta 70 ng ko dito. Parang pumapatak siya ng kulang-kulang 16 pesos ang wholesale nito. Bale, 15 something ganun, 15.75 yata, 15.75 pesos. 15 pesos, 0.75 centavos ang wholesale nito. Pumapatak siya ng 15 pesos 25 centavos. Ayun, guys. Ayun, guys, yung mga bago kong paninda. Kasi nga, sabi nga ni Mr. Bakit daw ako namimili ng mga ganitong paninda. Hindi naman daw namin yan tinitinda dati. Sabi ko naman, itatry natin yan na mga bagong paninda natin kasi nga marami na rin naman akong customers na nagsasari-sari store. Kaya alok ko sa kanila, baka sakali makadagdag sa kita natin. Kasi nga nahihiya din ako sa mga customers ko, marami silang hinahanap sa akin. Kaya yun, sila naghahanap dito sa akin ng mga chichirya na malaki, yung chichirya na piso-piso. Kung tutusin, wala lang piso-piso ngayon, guys. Ano siya? Bali, 4 na 5 piso. Ayan. 4 na 5 piso. Ah, ang tawag nito. 4 na piraso sa 5 piso. Ayan. Ito, guys, oh.
pag 90 ng isang ano nito, bago lang din to. At saka ito naman, mochi, ito, tag 58 ang isa nito, marami din ako nito. Mga bagong items lang guys. Pero may marami na rin ako na ibinta nito kasi yung mga customer ko na may sari-sari to, gusto nila ito. Iba-ibang klase. Eh sabi ko sa kanila, okay lang assorted, pare-pares din ang presyo. Ayun. Ang pagsasari-sari store guys, tiyagaan lang talaga guys. Kailangan talaga yung matiyaga tayo sa pag titingin. Importante talaga guys, titingnan natin yung mga resibo. Tapos, kasi nga, kanina nga, ng itong mga bago kong pinan-order sa, ano, sa ahinti, nagulat nga ako kasi ang laki na nang itinaas ng mga, kahit nga yung, ano, kahit nga yung floor wax, yun, yung dye wax. Ayun, tumaas na naman uli. Tapos itong mga, ito, nagsitaasan na rin itong mga white rose. Ito. Ang laki na lang mga itinaas. Sabi ko, mabuti na lang talaga na may ginagamit akong POS. Tapos nakikita ko siya, namomonitor ko kung ilang pesos o kaya ilang sintabo ang itinataas. Ayun. Kaya guys, huwag nyo talagang kaliligtaan tingnan yung resibo. Kasi nga, natuwa tayo, akala natin na mura. Yung pala, kasi pag titingin tayo, diba, sasabihin nila promo. Tapos yung pala, kahit promo, mahal pa rin. Yun, yun na talagang ano ni natin, titingnan talaga natin maigi yung mga resibo. O, sige guys ha, hanggang dito na lang yung share ko sa inyo, yung content ko ngayon. Ang importante talaga sa ating nagsasari-sari store, matiyaga tayo magtingin sa mga resibo, matiyaga tayo mamili ng mga request ni Tumer, tiyagain natin yun na kahit paman lang pa unti-unti, mabili natin yun. Kasi nga, pag ano kasi mahirap kasi yung mga customer natin, papasok sa tindahan natin, tapos pag titingin nila, pag ikot ng tingin nila, wala silang magustuhan. Tapos lalabas na lang sila na walang nabili. Kaya yun ang iniingatan ko talaga mga kasis ko dyan, mga kasari ko dyan. Yun ang iniingatan ko na gusto ko talaga yung papasok si Tumer dito sa sari-sari store ko. Kahit maliit lang, gusto ko paglalabas siya. Kahit papano, kahit isang item lang ay may mabibili siya. O di, dagdag kita na rin natin yun. Sige guys, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood nyo sa content ko ngayon. Good night!